Sa mga Suzuki lovers po dyan, good news mga pare ko. Kasi nilabas na ni Suzuki ang kanilang the all new GSX S1000. Pero bago natin ituloyan mga pare ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa akin channel. Hit nyo na rin po ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos na kagaya nito. Like and follow nyo na rin po ang ating Facebook fanpage. Ilang linggo nga lang, pagkalipas ilabas ng Suzuki ang teaser video ng GSX S1000, ay finally, official na nilang nilaunch ang motor na ito. Kabilang ito sa Suzuki Naked Family. This is totally different bike mga pare ko. Magmula sa headlight papuntang taillight. Napaka-futuristic talaga ng pagkakadesign ito. Dati di ako masyado nagagandaan sa mga Suzuki Naked bike. Pero nung nakita ko to, parang ibang brand ang gumawa eh. Parang di Suzuki ang nag-manufacture. Ganong kalaki ang difference ito sa old model. Walang duda ito ang pantapat ng Suzuki sa MT series ng Yamaha. Pero sa punto na ito, mas nilamangan pa nila ang Yamaha sa design mga pare ko. Grabe ang headlight nito, pang future ang design. Sa unang tingin mga pare ko, nai-imagine ko dito si Duke 390, medyo matulis siya eh. Yung headlight, flat siya pag tiningnan mo ng side view. Pero pag humarap, ang ganda, ganun na ganun din yung Duke 390. Basta yung Duke series. Sobrang ibang-iba yung design nito sa old model. Kasi yung old model, yung headlight, isang buo eh. Buo siya, pwede mo siya tanggalin ng buo. Pero dito sa assembly na to, parang hindi mo siya pwede tanggalin ng buo eh. Parang isa-isa mo tatanggalin yung mga cover niya. Parang ganun yung datingan nito. Ang ganda mga pare ko eh. Hindi siya yung mukhang isang lagay lang. Talagang ang ganda ng pagkakadesign, yung mga lines, tsaka yung dalawang bumbilya mga pare ko eh. Sobrang ibang-iba nito, promise. Madami ding minodify ang Suzuki sa engine mga pare ko. Bale, ang tinarget ng Suzuki dito is makapag-produce ng high torque in low rev range. Yung mga engineer nila in-improve yung exhaust camshaft, valve spring, new clutch, and new exhaust. Yung throttle body niya, electronic na din ang nagpapagana para mas responsive ang engine. In-improve nila yung airbox para mas maluwag makakapasok yung hangin nang hindi nasasacrifice yung pag-filter ng alikabok. At dahil dyan, nag-improve ang engine performance mga pare ko kung ikukumpara sa previous model. Kaya nitong mag-produce ng 152 PS at 11,000 RPM and 106 Nm of torque at 9,250 RPM. Yung exhaust niya may catalytic converter para ma-meet pa din yung Euro 5 emission. Pero kahit ganun, di pa din nasasacrifice yung sound niya. Talaga sisigaw pa din pag binirit mo. Samahan mo pa ng 6-speed constant mesh transmission at Suzuki clutch assist system. Yung slipper clutch naman, nag-disengage para ma-produce ang negative engine torque at mapagaan yung engine brake kapag nag-downshift tayo galing sa high RPM. Sa ganito, mape-prevent natin yung rear wheel locking at mas smooth yung engine deceleration. Meron din itong quick shift pati yung rear shock adjustable din. Dual front disc, 310mm, samahan mo pa ng Brembo monoblock caliper. Sa likod, single disc with Brembo caliper din. Sa tires naman, custom engineered by Dunlop. Maganda din yung brand. Tank capacity naman is 19 liters. Dito need talaga niya ng malaking tank capacity. Kasi 4-cylinder to eh. Medyo mata ko talaga sa gas. Pero bawi naman sa power. Kasi big bike to eh. Sa seat naman, binago din nila for comfort riding. Itong GSX S1000 na to, sobrang high-tech na. Halos lahat electronic na. Tawag nga ng Suzuki dito, Suzuki Intelligent Ride System. Kabilang nga dito yung ride-by-wire. Sa halip na cable ang gagamitin sa silinyador, sensor na mga pare ko eh, para mas precise yung control natin sa makina. Tapos meron din siyang 3-ride selector. Sa selector na ito, pwede mong i-control yung lakas ng motor mo from A to C. Pero syempre, kapag naka-race mode ka, mas malakas ng konti sa gas. Pero kung city drive lang, pwede na yung eco mode. Sa traction control naman, meron itong 5 modes. At pwede mo din itong i-off. Pag trip mong mag-drift-drift sa mga kurbada. Pero no to kamote tayo mga pare ko ya. Lahat ng information mga pare ko makikita natin sa LCD panel niya. Kinuha din nila ito sa GSX R1000. Kaya sobrang sporty talaga ng motor na ito. Napaka-pogi talaga. Sa ngayon mga pare ko, meron lang siya tatlong kulay. Metallic, Triton Blue, Mechanical Matte Gray, Steely Gloss Black. For now, available na siya sa Europe mga pare ko. Dito sa Pilipinas, wala pa announcement kung kailan nila ito re-release. Pero hayaan nyo mga pare ko, update ko kayo agad kapag nakatanggap ako ng mga news regarding sa motor na ito at kailan siya ilalabas sa atin, kasama na din yung price. Salamat po mga pare kayo sa panonood ng video. Ingat po kayo palagi. Thank you for watching.